matandang babaeng luxury store owner nagpanggap na customer. Pero nagulat siya noong sipain siya palabas ng kanyang empleyado. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pagsukat sa karapat-dapat. Si Aling Carmen ay isang matagumpay na negosyante na nakilala hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa karatig lugar dahil sa kanyang sipag at tiyaga sa buhay. Mula sa simpleng pamumuhay na itawid niyang kanyang sarili sa kabila ng maraming pagsubok at ngayon ay namumuhay ng marangya. Napapalibutan siya ng mga magagarang bagay. Malaking bahay na napapaligiran ang lunti ang hardin. Mga kotse at iba't ibang negosyo na nagbibigay sa kanya ng malaking kita. Subalit sa lahat ng kanyang ari-arian, mayroong isang negosyo na tunay niyang inaalagaan. Ang luxury bag store na matagal na niyang pinapatakbo. Ito ang bunga ng kanyang pagmamahal sa magagarbong bag at sa bawat sulok ng tindahan ay nararamdaman ang kanyang estilo at panlasa. Sa kabila ng kanyang edad na nasa 65 taong gulang, nananatiling aktibo at masigla si Aling Carmen. Hindi siya basta nagpapatalo sa mga limitasyon ng katawan. Tuwing umaga, makikita siya sa kanilang subdivision. Nakasuot ng kanyang paboritong jogging attire. Habang tahimik na tumatakbo sa tabi ng mga puno. Ang kanyang lakas ay patunay na sa bawat yugto ng buhay, patuloy pa rin siyang lumalaban at binibigyang halagang kalusugan. Dahil dito, madalas siyang magulat ng mga nakakakilala sa kanya. Hindi nila akalaing sa edad na iyon ay tila wala siyang iniindang kahinaan o sakit. Alam mo, parati kong nakikita si Aling Carmen tuwing umaga, kahit 65 taon gulang na siya, grabe ang energy niya. Parang hindi siya tumatanda. Nakasuot pa nga siya ng jogging attire. At dire-diretsong tumatakbo sa tabi ng mga puno. Parang ang gaan-gaan ang katawan niya. Uwi ka ng kapitbahay ni Aling Carmen. Oo nga, ako rin napapansin ko yun. Hindi ba't nakakabilib yun? Yung ibang mga kakilala ko nga na mas bata pa sa kanya. Madalas nang magreklamo sa mga sakit ng katawan. Pero si Aling Carmen, parang hindi naapektuhan ng edad. Parang mas fit pa nga siya sa atin eh. Tugon ng isa pang kapitbahay niya. Talagang nagagawa niyang labanan ng limitasyon ng katawan, no? Di ko maisip kung paano niya nagagawang manatiling ganun kasigla. May sikreto kaya siya? Anong diet o exercise program kaya ang sinusunod niya? Alam mo, minsan, nakausap ko siya. Sabi niya, simula pa lang daw nung bata siya, malapit na siya sa physical activities. Mahilig daw siya noon sa sayaw at palaro sa kalye. Hanggang sa pagtanda, naging rutina niya ang pagtakbo. Araw-araw siya nag-e-ehersisyo at hindi siya nagpapabaya sa pagkain. Prutas at gulay raw talagang laging nasa mesa nila. Iba rin talaga kapag may disiplina, no? Hindi lang physical health yung inaalagaan niya, pati mental health din siguro. Alam mo naman, kapag aktibo ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip. Nakakagaan ng loob yung makakita ka ng tulad niya sa kabila ng edad. Lumalaban pa rin at binibigyang halaga ang kalusugan. Tama ka dyan, Mare. Kaya nga ako natututo sa kanya. Kung tutuusin, mas marami pang hamon ang dinadaanan niya dahil nga senior na siya. Pero imbis na panghinaan ng loob, mas lalo pa siyang nagiging inspirasyon. Kapag iniisip ko ang mga nararamdaman kong sasakit sa katawan, naaalala ko si Aling Carmen at parang nawawala ang pagod ko. Parang sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin yun eh. Nakakatuwa rin kasi yung mga nakakakilala sa kanya. Madalas silang nagugulat kapag nalalaman nilang 65 taong gulang na siya. Wala kasing bakas ng kahinaan o karamdaman. Tila ba niloloko niya lang ang edad na meron siya? Sa totoo lang, yung ginagawa niya parang patunay na ang edad isang numero lang talaga.
Depende pa rin sa kung paano mo alagaan ang sarili mo. Kung pipiliin mong magpabaya, talagang mararamdaman mo yung mga epekto ng pagtanda. Pero kung gaya ni Aling Carmen, palaging alisto at masipag, mas mahaba pang magagandang taon mo sa buhay. Dapat talaga tularan natin si Aling Carmen. Hindi lang siya halimbawa ng physical strength, kundi pati na rin ang mental resilience. Hindi siya nagpapatalo sa takot o pag-aalinlangan. Bagkus, sinasalubong niyang bawat araw na may positibong pananaw. Sana, pagdating natin sa edad niya, kaya pa rin natin gawin yung ginagawa niya. Oo nga no, kapag naisip ko yun, mas naging motivated ako na pagtuunan din ang pansin ng sarili kong kalusugan. Kahit simple lang tulad ng regular na paglalakad o paggawa ng stretches sa umaga, malay mo, maging kasing lakas din tayo ni Aling Carmen. Kaya simula bukas, sabay na tayo sa morning jog. Ngunit kahit gaano kaayos ang kanyang buhay, hindi pa rin nawawala ang mga hindi inaasahang problema. Isang araw sa kanyang luxury bag store, nalaman niyang bigla na lamang nag-resign ang manager na matagal nang namamahala sa tindahan. Ang balitang ito ay dumating nang hindi niya inaasahan. Alam ni Aling Carmen na kailangan niya ng bagong manager na maasahan at tapat. Hindi siya makakapayag na bumaba ang kalidad ng serbisyo sa kanyang tindahan. Kaya naman nagsimula siyang magplano ng hakbang. Habang nakaupo si Aling Carmen sa kanyang paboritong upuan habang kausap ang kanyang katiwalang si Manang Nelly na matagal nang naglilingkod sa kanya. Nelly, may nangyari kahapon sa tindahan na hindi ko talaga inaasahan. Ano po yan, Ma'am Carmen? Mukhang mabigat ang iniisip niyo. Bigla na lang nag-resign ng manager natin sa store. Wala man lang pasabi na magre-resign siya. Eh matagal na siyang nandun, kaya't akala ko'y matatagal pa siya sa posisyon niya. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Naku ma'am, napakalaking kawalan nun. Eh siya pong nag-aasikaso ng halos lahat, di ba? Oo nga Nelly, siya ang humahawak ng operasyon, inventory at mga kliyente. Alam mo naman, napakahalaga ng reputasyon ng tindahan. Lalo na sa mga bag na binibenta natin. Isa lang ang pagkakamali at maaaring masira ang pangalan sa industriya. Tama po kayo. Kailangan po talaga natin ng isang tao na mapagkakatiwalaan. Pero Ma'am Carmen, di nyo naman po ako pwedeng ilagay doon. Di ko po kabisadong mga mamahaling bag nyo. Katiwala lang po ako dito sa bahay. Hindi kita i-assign doon, Nelly. Alam kong dito ka lang talaga sa bahay. Pero kailangan ko magplano ng maayos. Kailangan ko ng bagong manager na may malasakit. Hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa mga kliyente. Hindi pwedeng basta-bastang papalit. Alam ko pong mapili kayo, Ma'am Carmen. Kaya sigurado akong makakahanap po kayo ng tamang tao. Pero huwag niyo pong kalimutan na magpahinga rin. Di niyo rin po pwedeng pabayaan ang sarili niyo dahil sa mga problema sa tindahan. Salamat, Nelly. Laking pasasalamat ko at nandyan ka lagi para magpaalala sa akin. Hindi ko nga minsan namamalayan na masyado na akong nai-stress. Pero kailangan kong harapin to. Ayokong bumagsak ang negosyo ko dahil sa kawalan ng tamang pamamahala. Kung kailangan po ng tulong ko, ma'am, nandito lang po ako palagi. Kahit simple lang na payo, ma'am, baka sakaling makatulong. Ikaw talaga, Nelly. Ang laging nandyan para sa akin, syempre. Siguro, gagawa na lang ako ng plan at magsisimula na agad sa paghahanap ng kapalit. Hindi ako pwedeng magpabagal. Marami pa tayong kailangan gawin para mapanatiliing maayos ang lahat. Oo nga po, Ma'am Carmen. Basta, kung kailangan niyo po ng makakausap, nandito lang ako. Ipagdadasal ko rin po na makahanap agad kayo ng tamang tao. Salamat, Nelly. Malaking bagay na alam kong may masasandalan ako sa ganitong mga pagkakataon. Si Aling Carmen ay huminga ng malalim. Naramdaman ang suporta ng kanyang katiwala. Sa kabila ng mga pagsubok, alam niyang kakayanin niyang mapanatili ang tindahan at muling makabangon. Sa kanyang pagpaplano, hindi lamang siya basta-basta maghahanap ng kapalit. Alam niyang ang pamamahala ng isang luxury store ay hindi biro. Kailangan ay may maayos na diskarte. Mahusay makipag-ugnayan sa mga kliyente. At higit sa lahat,
may malasakit sa negosyo. Ngunit sa dami ng kanyang pinagkakatiwalaan, nagdesisyon siyang subukin ang kanyang mga empleyado. Gusto niyang makita kung sino sa kanilang talagang may malasakit sa kanyang negosyo at sino ang mga nagpapanggap lamang. Kaya naisip niyang magpanggap bilang isang simpleng customer upang mabatid kung paano tratuhin ang mga kliyente sa kanyang kawalan. Sa araw na iyon, nagbihis siya ng simple at parang isang ordinaryong mamimili. Walang anumang senyales na siya ang may-ari ng tindahan. Pumasok siya sa loob ng luxury bag store at tiningnan ang mga bag na nakadisplay. Sa unang tingin, walang nakapansin sa kanya. Naglakad-lakad siya sa tindahan na parang isang ordinaryong babae. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may ilang empleyado na tila hindi nagpapakita ng magandang asal sa mga kliyente. Kabilang na siya. Ang isang bagay na hindi niya inaasahan ay ang pagtanggap niya ng hindi kanais-nais na trato mula sa isa sa mga tauhan na tila hindi nasisiyahan sa presensya niya. Sa loob ng luxury bag store ni Aling Carmen, ang mga empleyado, sina Liza at Mark, ay nag-uusap sa likod ng counter habang ang store ay medyo tahimik. Si Aling Carmen na nakasuot ng simpleng damit at mga salamin na hindi kapansin-pansin ay nasa loob ng tindahan at nagmamasid. "Hi Mark, mukhang may bagong kliyente ulit. Parang hindi naman ganun kalaki ang budget niya. Pero baka may paborito siyang item na bibilin." Uwi ka ni Liza. "Oo nga, sa totoo lang, ang dami na natin ganitong klase ng mga kliyente na nagkukunwaring interesado pero wala namang pambili. Kadalasan nagpapasya lang silang mag-window shopping, eme. Heist! Saka minsan, nakakabadri pang mga ganitong tao. Minsan nagsasalita pa silang parang bilyonaryo pero kapos naman sa pera." "I know, right? Kapag nakakakita tayo ng mga ganong tao, hindi talaga natin binibigyan ng ganong pansin. Dami-dami na nating tinanggap ng mga kliyente, tapos sila, wala namang pambili. Kaya nga, kung minsan nga parang nag-aalala pa ako kung paano tayo makakasunod sa sales target natin, hindi tayo pwedeng magsayang ng oras sa mga ganitong kliyente." "Alam mo, minsan naisip ko nga, paano kaya kung ang isang tao ay mukhang mayaman pero hindi naman talaga? Baka hindi rin natin alam na may mga taong malaki ang posibilidad na bumili pero hindi lang talaga nila maipakita. Sa tingin mo, paano kung ang babaeng yan sa dulo ng store ay mayaman talaga? Tingnan mong outfit niya, mukhang hindi naman maganda ang kalidad ng damit, no? Siguro hindi siya makakabili ng mahal na bag." "Siguro nga. Pero anong gagawin natin? Kailangan pa rin nating bigyan siya ng maayos sa serbisyo. Kahit wala na tayong ideya kung paano siya bibili." "O sige. Pero hindi ko siya bibigyan ng sobrang pansin. Kapag wala siyang binili, hindi ko na siya babalikan." "Kung sa tingin mo, okay lang. Pero kapag hindi natin pinansin, baka makasuhan pa tayo ng hindi magandang serbisyo. Baka magreklamo pa siya. Lagot tayo sa may-ari. Kung sa bagay, siguro nga. Pero ang hirap talagang ipakita ang pagiging magiliw sa lahat ng uri ng kliyente, lalo na kung di naman bibili." "Magandang araw, titingin lang po ako sa mga bag, wala pa akong napipili eh." "Sige lang po, walang problema. Kung may specific na bag na po kayong hinahanap, sabihin niyo lang po kami." Tugon ni Mark. "Opo, maraming bag po kami dito. Kung kailangan niyo po ng tulog, nandito lang po kami." "Salamat. Meron po ba kayo yung mga bagong koleksyon na dumating?" "Meron po kaming bagong koleksyon. Maaari po kayong tumingin sa mga bagong items sa likod." "Sige, titingnan ko ha. Salamat." "Ay, tingnan mo. Parang bagal niyang magdesisyon. Siguradong hindi siya bibili." "Oo, mukhang hindi naman siya interesado. Huwag mong kalimutan ang pagbibigay ng magandang serbisyo. Ay parte pa rin ng trabaho natin." "Paumanhin, anong sinasabi niyo tungkol sa akin?" Uwi ka ng customer. Ano po kasi ma'am? Medyo nakakaabala po kasi ang mga tulad nyo na puro lang tingin-tingin. Tapos hindi naman po pala bibili, di ba po? Eh parang nakakaabala po, ganun."
insultong tugon ni Lydia. Aso, nakakaabala pala ako sa inyo. Medyo po, sabay pag-insultong ngiti ni Mark. Ay, pasensya na mga ining at utoy ha. Sige, salamat sa maayos niyong pagtanggap sa akin dito sa store niyo. Mga walang modo. Pabulong na wika ng customer habang papalabas ng store. Wow ha, walang modo. Eh siya, walang pambili. Kaya nga. Nga pala, papasok si Naan at Grace. Oo ata, abuti naman. Puro na lang tayo dito eh. Napagtanto ni Aling Carmen ang simpleng pagpunta niya sa tindahan bilang isang customer ay magbubukas ng mga mata niya sa kung anong tunay na nangyayari kapag wala siya sa paligid. Unang araw pa lamang ng pagmamasid ni Aling Carmen sa kanyang store. Dala ng matinding kuryosidad at ang pagnanais na mas makilala ang kanyang mga empleyado. Nagpa siya si Aling Carmen na magtungo sa store na tila isang karaniwang mamimili lamang. Hindi siya nagbihis ng magarbo. Sa halip, pinili niyang magsuot ng simple, ngunit komportabling damit. Isang lumang t-shirt na may mga bakas ng paglalaba at kupas na shorts. Pati na rin ang tsinelas na matagal nang ginagamit. Sa ganitong anyo, nagmukha siyang walang kamangyarihan sa paningin ng ibang tao. Nalayunin niyang ipakita. Pagpasok sa loob ng luxury bag store na pagmamay-ari niya, umikot-ikot si Aling Carmen sa paligid na parang nangungusap sa sarili habang tinitingnan ang mga magagarang bag na nakatanggap sa mga estante. Nagkunwari siyang isang ordinaryong customer na nag-iisip kung aling bag ang pipili. Nang makasalubong niyang unang saleswoman na si Anna, kaagad niyang tinanong ito tungkol sa mga available na modelo. Sa halip na tumulong ng maayos, agad na binigyan siya ng saleswoman ng malamig na tugon. Tila na pag-isipan nito na ang kanyang itsura ay hindi karapat-dapat sa mga mamahaling produkto. Tiningnan siya ni Anna nang may pangungutya at hindi nagatubiling ipakita ang kawalang gana. Ayon sa saleswoman, wala raw siyang kakayahang bumili ng mga bag. Kaya't binigyan siya ng isang sulyap na tila sinasabi na mas mabuting umalis na lamang siya. Lahat ng mga pagtatangkang makipag-ugnayan ni Aling Carmen ay hindi sineryoso. Napagtanto niyang hindi siya pinahahalagahan ng saleswoman dahil sa kanyang simpleng anyo. Magandang umaga, maaari bang malaman kung anong mga modelo ng mga bag ang available ngayon? Tingnan mo na lang mga nasa harapan mo. Marami namang mga bag dyan. Oo nga, pero gusto ko sanang malaman ang iba pang mga modelo na wala dito. May mga bago ba kayo na hindi pa nakadisplay? Ewan ko lang kung meron ba. Bakit? Kaya mo bang bili ng mga yun? Mukhang titingin ka lang naman eh. Bakit mo naman nasabi yun? Interesado lang naman ako sa mga produkto nyo. Ayaw mo bang mabilan tong store nyo? Pasensya na, pero hindi mo siguro mabibili ang mga to. Mas mabuti siguro kung maghahanap ka na lang ng iba, ha? Kaya nga ako pumunta dito eh, kasi dito ako bibili. Gusto ko lang sanang malaman kung anong mga bagong item ang meron kayo. Ay sige na, kung hindi mo rin naman kaya, baka mas mabuting umuwi ka na lang. Baka ang mga bag na to ay hindi para sa'yo. Napakabastos mo naman. Hindi mo pa nga nasusubukan kung may kakayahan ako o wala. Oh, kasi halata namang hindi mo kayang bili ng mga to. Siguro naman, hindi mo na kailangan pang mag-aksaya ng oras mo dito, no? At abalahin kami dito. Hindi mo ba naiisip na baka nasaktan mo ako sa mga salitang binitawan mo? Baka mas magandang umalis ka na lang. Huwag mong sayangin ang oras mo dito kung sa tingin mo naman ay hindi para sa'yo ang mga bag na to. Kapal ng mukha mo. Ang ganda ng tindahan nyo pero hindi ko inaasahan ang service ay magiging ganito. Sana matutunan mong igalang ang lahat ng tao dito. Hindi base sa kanilang itsura. Hayaan mo na, hindi mo naman kailangan ng servisyo namin. Pero miss, gusto ko lang sa... Ano ba? Ang kulit po namang matanda ka. Sabing umalis ka na rito eh. Umalis ka na. Sabay sipa sa matanda palabas. Naramdaman ni Aling Carmen ang puot at inis na unti-unting umaakyat mula sa kanyang dibdib
habang siya'y tinutulak at sinipa palabas ng saleswoman. Natila minamasdan siya na parang isang nagkakalat na kalat. Ang slitang binitawan ni Anna na halos nagpapalayas sa kanya at ang pagsipa sa kanya'y parang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magtanong ng magalang at pahalaga ng serbisyo ng tindahan, siya'y itinuring na hindi karapat dapat sa lugar na iyon. Ang pakiramdam ng galit at pag-aalala ay patuloy na lumalapit kay Aling Carmen, na may plano na mapagtanto kung paano tinrato ang kanyang mga customer at kung anong klase ng serbisyong binibigay ng kanyang mga empleyado. Nagpasya siyang ituloy ang kanyang plano, hindi lamang para matutunan ang ugali ng kanyang mga empleyado, kundi para rin malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang negosyo. Sa kabila ng kanyang kahiyan at pangungut siya, hindi siya umatras. Ang kanyang misyon ay hindi natapos. Sa halip, mas pinatibay pa ito ng kanyang determinasyon na ipakita sa lahat ng tunay na kahalagahan ng pagbabigay ng maganda at may malasakit na serbisyo. Sa kasagsagan ng tensyon sa loob ng tindahan, dumating si Grace, ang pangalawang saleswoman, nakakabalik lang mula sa restroom. Nakita niyang nagagalit ng isang customer, si Aling Carmen, na hindi pa niya kilala bilang may-ari ng tindahan. Kaagad na nag-alok ng tulong si Grace, kahit na wala pang kaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Sinabi ni Aling Carmen na wala siyang pambili sa mga item na tinitingnan niya. Ngunit hindi nagpatinag si Grace. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-aasikaso sa customer. Nagbigay ng mga rekomendasyon at nagbigay saya sa pamamagitan ng mga magiliw na usapan. "Oh ma'am, pasensya na po. Ano po bang nangyari? Ana, bakit ganito?" "Grace, nandito ka pala. Mabuti naman, kasi mukhang kailangan mo siyang kausapin. Hindi marunong makinig sa akin eh. Kala mo naman kayang bumili ng bag." "Miss, gusto ko lang naman tingnan yung bag, mga bag nyo, dahil bibili ako. Pero napansin ko na medyo mataas pala ang presyo, kaya humihingi ako ng mas mura. Yun lang naman eh, may mali ba dun sa ginawa ko? At anong ginawa ng babaeng yan? Sinipa ako palabas." "Ha? Ano po? Sinipa kayo? Ana, ano to? Ba't mo naman ginawa yun?" "Aba, deserve niya yun, oh. Kulit-kulit eh, wala namang pambili. Pang-abala lang dito." "Pero hindi dapat ganun, Ana. Hindi ka na naawa, matanda na siya, oh. Okay lang po ba kayo, ma'am? Naku, ma'am, ako na po humingi sa inyo ng tawad po. Pasensya na po sa ginawa ng kasama ko. Pasensya na po talaga, ma'am." "Sus, Grace, huwag mo nang pag-aksayahan ang panahon yan. Ma'am, halika po. Maupo po kayo rito. Siguro po ay may mga ibang kaming options na mas abot kaya. Ano po bang hinahanap nyo? Baka po matulungan ko kayo." "Talaga? Buti ka pa at marunong mag-asikaso ng mga customer ng tama. At ikaw pa talagang humingi ng pasensya na hindi naman ikaw may kasalanan. Pero nais ko lang sanang makahanap ng magandang item para sa akin." "Opo, tinitingnan ko ang iba naming koleksyon. Siguro may makikita tayo na mas akma sa budget nyo. Huwag po kayong mag-alala." "Grace, siguraduhin mo lang na bibili ang matandang yan, ha? Naku, napakarami pang customers, oh. Baka umalis pa yung mga yan. Sayang, mukhang mga mayayaman pa naman. Hindi yung dyan ka nag-aaksaya ng oras." "Ana, customer din si ma'am. At karapatan niyang asikasuhin siya ng tama, hindi naman siguro mali na nagbigay ng tulong, di ba? Ang importante ay makahanap ng solusyon para sa customer natin. Ma'am, kung may mga iba pa kayong gusto, magsabi lang kayo, ha? Handa po akong paglingkuran kayo." "Maraming salamat, Grace. Hindi ko inaasahan ang ganitong pag-uugali mo. Hindi tulad niya. Kala mo siya ang may-ari ng store na to. Kakaibang klase ng serbisyong binibigay mo sa mga customer na tulad ko." "Walang anuman po, ma'am. Ikalulugod po naming makahanap ng tama para sa inyo. Kung may tanong pa po kayo o kailangan ng tulong, huwag po kayo mag-atubiling lumapit po sa akin, ha. Masaya po akong nandito po kayo at bigyan po kayo ng time para makapili ng mga bag na gusto niyo po." "Sige, tingnan natin ang mga options na may abot kayang presyo.
Sana makahanap ako ng bagay na gusto ko. Sige po, halika. Tingnan natin ang mga bago naming items. Siguradong magkakaroon tayo ng magandang pagpipilian. Sana nga, Grace. Sana magtagumpay ka sa pagtulong dyan. Enjoy! Sa mga pag-uusap na ito, makikita ang malasakit ni Grace sa kanyang trabaho kahit na hindi niya pa alam ang tunay na pagkakakilanla ni Aling Carmen. Habang patuloy ang pag-aasikaso ni Grace, napansin ni Aling Carmen ang malasakit at dedikasyon ng saleswoman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nabuksan ang puso ni Grace. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang buhay, kung paano siyang breadwinner ng kanyang pamilya, at ang mga pagsubok na dinaranas niya sa araw-araw upang maituguyod ang kanyang mga magulang at kapatid. Ang masigasig na pag-aalala ni Grace sa kanya kahit sa kabila ng kakulangan sa oras ay nagbigay daan sa isang mas malalim na usapan. Ang mga detalye ng buhay ni Grace mula sa kanyang mga pangarap hanggang sa mga personal na sakripisyo ay nagbigay inspirasyon kay Aling Carmen, na ngayon ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na karakter ng batang saleswoman. Grace, ang mga bag na to ay talagang napakaganda, no? Pero paano mo ba nasisigurado ng mga ito ay tunay na kalidad? Meron bang espesyal na proseso para dito? Opo, ma'am. Bawat bag ay dumadaan sa masusing pagsusuri bago pa man natin itong ilagay sa display. Kami dito sa store ay talagang pinipilit na magbigay ng pinakamataas na kalidad para sa aming mga customer. Ah, ganun pala yun. Napansin ko ang inyong dedikasyon sa trabaho. Kung maaari ko sanang malaman, anong klaseng buhay na meron ka sa likod ng mga to? Ah, ma'am, hindi naman po ako nagkukunwari. Totoong pinipilit ko lang po na gawin ang aking trabaho ng maayos. Ang totoo, ako po ang breadwinner ng pamilya namin. Hindi po madali ang bawat araw para sa akin. Pero kinakaya ko po para sa pamilya ko. Oh, I see. Pasensya ka na kung parang pakialamera ako ah. Pero ano bang ibig sabihin ng pagiging breadwinner para sa'yo? Ang ibig sabihin po nito, ako pong nagtatrabaho para sa aming pamilya. Ako pong nagdadala ng pangunahing kita sa amin. Meron po akong mga magulang at kapatid na umaasa sa akin. Kaya po kahit minsan, puyat at pagod, kailangan ko pa rin magsika para sa kanila. Talagang napakahirap ng iyong kalagayan. Ano bang mga pinagdaraanan niyo sa araw-araw? Bakit kailangan ikaw lang ang gumawa ng lahat para sa kanila? Minsan po, kailangan ko magtrabaho ng mahigit sa walang oras eh. Ngunit hindi po ito ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap po ay kapag naisip kong hindi sapat ang aking kita para sa kanilang mga pangangailangan. Pero pinipilit ko po na manatiling positibo. Kinagagalak kong malaman na kahit sa hirap ng buhay, hindi mo kinakalimutan ang iyong mga pangarap. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, nagagawa mo pa rin tratuhin ng maayos ang mga customer dito. Matanong ko lang, ano bang mga pangarap mo sa hinaharap? Gusto ko po sanang makapag-ipon para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Eh baka makapagbigay ako ng oportunidad sa iba, katulad ng pagnanais kong makapagbigay ng magandang kinabukasan sa aking pamilya. Napakaganda ng iyong layunin, Grace. Ang iyong masigasing na pag-aalaga sa akin, kahit sa kabila ng iyong sariling mga problema, ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Hindi ko inaasahan na simpleng pagtingin sa mga bag ay magdadala sa akin ng ganitong pag-unawa. Maraming salamat din po, ma'am. Ang mga salitang iyon ay napakahalaga din sa akin. Sana po kahit papaano, makatulong ang mga produktong to na magustuhan niyo po. Oo, tunay na magaganda talaga ang mga bag dito. Kaya siguro kilalang kilalang store na to, no? At sobra akong natutuwa sa iyo, Grace. Napakabuti mo. Hindi lang sa trabaho, sa pamilya mo, lalo't higit sa mga customer na hindi mo naman kaano-ano. Naku, maraming salamat po, ma'am. Natutuwa rin po akong malaman na nagugustuhan niyo po ang mga bag at mga serbisyo ko. Hindi lang ang mga bag ang nagustuhan ko, kundi ang tunay mong karakter.
Patuloy mo lang yung pagsisikap mo ah, at tiyak na makakamtan mo rin ang mga pangarap mo. Maraming salamat po, ma'am. Malaking bagay po ang payo niyo po sa akin para po magpatuloy sa buhay. Huwag kang mag-alala, Grace. Darating din ang tamang panahon para sa'yo. Good luck sa mga pangarap mo. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, naging malinaw na ang koneksyon sa pagitan nila ay hindi lamang nakabatay sa pagbili at pagbebenta, kundi sa isang makatawid na ugnay na tumatalakay sa mga personal na aspeto ng buhay. Ang kanilang pag-uusap ay naging tulay sa pagkakaalam at pagtanggap na nagbigay ng bagong pananaw kay Aling Carmen sa tunay na kahulugan ng sakripisyo at dedikasyon sa buhay. Napagtanto ni Aling Carmen na hindi lamang siya bumibili ng mga produkto, kundi nakatagpo rin siya ng isang tao na nagbibigay halaga sa bawat aspeto ng buhay, kahit sa mga simpleng gawain sa araw-araw. Habang nag-uusap pa rin si Grace at Aling Carmen, nagdesisyon si Aling Carmen na tawagan ang kanyang anak na si Marco, na siyang namamahala sa luxury store. Ang pagpapasya ni Aling Carmen ay hindi naging madali. Siya ay matagal nang nagtatago sa pagpapanggap nito upang obserbahan ang tunay na kalagayan ng kanyang negosyo at ang ugali ng kanyang mga empleyado. Agad namang pumunta sa store si Marco para alamin kung ano nga bang nangyayari. At dito nalaman ni Marco na ang kanyang ina ay binastos ng kanilang empleyado, na hindi alam ng kanyang binastos ay siyang boss at ang may-ari ng store. Dito sinabi ni Marco ang totoo na ang matandang customer na binastos ng isang empleyado nila ay nanay niya. Anong kinawa niyo? Liza, Mark, lalo ka na Ana. Anong klaseng pakikitungong ginawa niyo sa customer natin? Ganun ba ang tamang pagtrato sa kanila? Ha? Tapos ito pang malala. Ana, bakit mo naman binastos ng ganun ang matandang to? Ang totoo, ang matandang binastos mo, siya ang nanay ko. Grabe ka, anong karapatan mong sipain ang nanay ko ng ganun, ha? Sir? Seryoso po ba kay sir? Si ma'am po nanay niyo? Oo, ako nga. At hindi lang iyon. Ako rin ang tunay na may-ari ng store na ito. Pero paano? Ang totoo, hindi ko rin alam na may ganitong plano pala si ma'am. At hindi ko rin lubos akalain na ganito pala kayo magtrato ng customer. Kayo, Liza at Mark? Bakit ha? Hindi makapagsalita ang dalawa sa sobrang kahihiyan. Lalo na si Ana. Nang maglaon, nagtipon si Ana, Liza, Mark at Grace sa harap ni Aling Carmen at Marco. Kapwa naguguluhan at magkasama silang naghintay sa karagdagang paliwanag. Ang mata ni Ana ay puno ng takot habang si Grace naman ay tila naguguluhan sa pagkakaalam ng bagong impormasyon. Sa pagkabigla ni Ana, nagpakita ito ng pagdadalawang isip sa pagdating ng bagong katotohanan. Samantalang si Grace ay tila humakbang pasulong sa kanya at masigasig na naghintay sa susunod na hakbang. Ang mga tanong at pangungusap ni Aling Carmen ay tila umaabot sa hangin, na naglagay sa kanilang dalawa sa estado ng kaayusan. Ngunit magkaibang reaksyon ang ipinakita nila sa revelasyon ng kanilang boss. Habang binubuksan ni Aling Carmen ang kanyang puso sa mga empleyado, kanyang ipinahayag ang kanyang desisyon na si Grace ang magiging bagong manager ng tindahan. Ang dahilan sa kanyang pasyayang pinakita ang malasakit ni Grace sa mga customer, ang kanyang dedikasyon sa bawat pagkakataon at ang respeto na pinapakita nito kahit na hindi ito magmukhang mayaman o walang pambili. Sa kabaliktaran, si Ana na naguguluhan at nagtatago ng pagkapahiya sa kanyang ginawa ay nagsumamo at nagmakaawa na huwag siyang tanggalin sa trabaho. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa sa pagkakamali at pagsisisi, na nagbubukas ng pintuan para sa isang pagkakataon na baguhin ang kanyang mga pagkukulang at muling magpakita ng kanyang halaga sa trabaho.
Nais kong ipahayag ang isang mahalagang desisyon ukol sa ating tindahan. Matapos ang masusing pag-iisip at pagmamasid, napagpasyahan kong si Grace ang magiging bagong manager ng ating tindahan. Ma'am, bakit po ako? Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko pero maraming salamat po sa pagpili po sa akin, ma'am. Pangako po, susubukan kong gawin ang aking makakaya para magampanan ang bagong tungkulin na to. Ang pasyang to ay hindi madaling ginawa ko. Nalaman ko ngayong malasakit sa bawat customer at ang dedikasyon mo sa iyong trabaho. Nakita ko rin ang respeto na pinapakita mo. Kahit na hindi mo ginagamit ang iyong sariling para makakuha ng atensyon o magmukhang mayaman. Pinapakita mo ang tunay na halaga ng trabaho. At yun ang mahalaga sa akin. Naku, ma'am. Maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po nito sa akin. Naiiyak na tugon ni Grace. Karapat dapat nga naman dito, Grace. Napakabuti mong tao at tama lang ang ginawa mo. At ikaw, Ana, sobra ako na dismaya sa ginawa mo at pinakita mo sa akin. Maging kayo, Liza at Mark. Di ko akalain na ganun pala kayo magtrato ng mga customer. Ma'am, hindi ko po alam kung anong mukha pa po ang ihaharap ko po sa inyo ngayon para po magsalita. Pero humingi po ako talaga ng taus-pusong kapatawaran po sa nagawa ko po sa inyo. Hindi ko po talaga alam, ma'am, ang lahat-lahat. Nadala lang po talaga ako sa emosyon ko po. Patawad po. Nagmamakaawang wika ni Ana. Ma'am, kami rin po ni Mark. Humihingi rin po kami sa inyo ng patawad sa mga ginawa at kinilos po namin. Hindi maganda. Pangako po, ma'am, hindi na yun maulit. Ana, sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. At anak ko na mismo nagsabi sa akin na kahit anong mangyari, kahit anong paghingi mo ng tawad sa akin, hindi na kita maaari pang tanggapin dito sa store ko. Dahil ang una mong nagawa ay posible pang mangyari ulit kung magkataon dahil nagawa mo na. At yun ang hindi ko nahahayaang mangyari pa. Kaya patawa din sa gagawin ko sa'yo pero tinatanggal na kita sa trabahong to. Sana igalang mo din kung ano man ang naging desisyon namin. Dahil para lang sa kapakanan ng store na to ang inaalala namin. Gayun din ang mga customer namin. Kaya sana, naiintindihan mo rin kami. Opo, naiintindihan ko po kayo, ma'am. Alam ko pong walang kasing sama po yung ginawa ko po sa inyo. At sobra po talaga akong naiiya sa ginawa ko po. Muli po, ma'am, patawad po. Huwag kang mag-alala, Ana. Pinapatawad na kita. Pero hindi ka na maaaring magtrabaho pa dito sa store ko. At sana inauunawaan mo ko. At kay Liza at Mark, pagbibigyan ko pa kayo ng chance para magbago. At sana sa mga nangyari maging aral to sa inyo. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang mahalaga ay ating pagsisikap na pamabuti at ating sarili at ang ating trabaho. Grace, magsimula ka na sa iyong bagong posisyon. At Ana, nawa ay makahanap ka ng bagong trabaho na kaya mong baguhin ang sarili mo. Salamat po. Sisikapin kong gawin ang pinakamahusay na magagawa ko bilang manager. Salamat po ulit, ma'am. Makakaasa po kayong magbabago po ako. Ngayon magtrabaho tayo ng maayos at magtulungan para sa ikauunlad ng ating store. Ang pag-uusap na ito ay nagpakita ng mga emosyong nagbabago at pagtanggap ng mga bagong hamon sa kanilang mga posisyon. Ang pagkakaroon ng pagkakataon para sa pagbabago at pag-unlad ay nagpapalakas sa kanilang samahan bilang isang koponan. Sa kabila ng lahat, si Ana ay umalis na may bambigat na puso. Ngunit hindi nagwagi sa laban na ibinigay sa kanya. Ang araw na iyon ay nagsilbing aral para sa lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa malasakit, dedikasyon at katapatan sa kanilang gawain. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa tindahan matapos gawing manager si Grace. Sa ilalim ng pamamahala ni Grace, unti-unting umusbong ang bagong kapaligiran sa tindahan. Ang bawat sulok ng lugar ay nagkaroon ng bagong sigla at enerhiya na puno ng saya. Ang mga empleyado na dati tila abala sa kanilang sariling mundo ngayon ay may bukas at magiliw na pakikitungo sa lahat ng uri ng customer.
Ang mangiti at magagandang salita ay nagiging bahagi ng araw-araw ng pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, na nagdulot ng hindi lamang pagtaas sa kabilang ng mga bumibisita kundi pati na rin sa kanilang kasiyahan. Ang pagpapalit ng manager sa kanilang store ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa na magtrabaho ng mas mabuti at mas may malasakit sa kanilang mga tungkulin. Dahil sa mga pagbabagong ito, lumago ang kita ng tindahan. Ang bawat buwan ay nagdala ng mas maraming benta at mas maraming rekomendasyon mula sa nasiyahan ng mga customer. Sa bawat tagumpay, lalo pang bumilib si Aling Carmen sa kanyang desisyon na ilagay si Grace sa posisyon. Ang tindahan na dati tila isang simpleng negosyo ngayon ay naging sikat na destinasyon para sa mga mamimili na naghahanap ng hindi lamang magaganda, kundi pati na rin ang dekalidad na serbisyo. Napag-isipan ni Aling Carmen na ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang mamamahaling bag, kundi ang ugali at asal ng mga tao. Habang pinagmamasdan ang pag-unlad ng kanyang negosyo, unti-unti niyang napagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa kalidad ng pakikitungo sa kapwa. Ang mga taong may malasakit sa kanilang trabaho at sa kanilang kapwa ay nagdadala ng tunay na kasiyahan at tagumpay sa negosyo. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan sa kanya, kundi nagbigay din sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Sa isang tahimik na sulok ng kanyang marangyang mansyon, nakaupo si Aling Carmen sa isang plush na upuan. Ang mga matay nakatuon sa malawak na bintana, nagpapakita ng kislap ng mga ilaw mula sa mga kalapit na gusali. Ang araw na iyon ay tila isang maganda at payapang sandali para sa kanya. Sa kabila ng rami ng mga iniisip na responsibilidad, nais niyang magmuni-muni sa tagumpay ng kanyang luxury store na ngayon isa na sa pinakasikat sa kanilang lugar. Nasa kanyang mga iniisip ay maipagpapatuloy nilang kanilang misyon sa pagbibigay ng pinakamahusay para sa kanilang mga customer. Hindi lamang ito negosyo para kay Aling Carmen, kundi isang pangarap na natutupad sa tulong ng mga taong tulad ni Grace, na hindi lamang nagtatrabaho kundi tunay na nagmamalasakit sa bawat detalye ng kanilang negosyo. Sa wakas, namuhay si Aling Carmen ng masaya at kontento. Alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang tindahan, at ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang dati niyang mga pangarap ay tila natupad hindi sa pamamagitan ng mga bagay na makikita o mahahawakan, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng puso at pag-uugali ng mga tao sa kanyang paligid. Ang tagumpay ng tindahan ay naging simbolo ng kanyang mga aral at pangarap, at siya ay naging inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pagsukat sa Karapat-Dapat.